What's up mga kaloding? Good morning. Good morning sa Pinas and good evening sa Norway. So guys, ang vlog ko ngayon is sasagutin ko lahat yung mga tanong niyo kung bakit ako ay nawala 2 to 3 years ago. Nawala ako sa YouTube. Nawala ako sa pagbablog ko. So, sasagutin ko po yun lahat dahil, of course naman, magbibigay ako ng reason dahil nung nagbablog pa kasi ako is dami akong viewers noon, thousands yung viewers ko. And, of course, lahat-lahat is millions, no? So, of course, nagpa-follow sila sa akin, nagsubaybay, tapos bigla akong nawala at hindi ako nagpaalam nga. So yun na nga guys, ang una-una ko talagang rason kung bakit ako nawala bigla or nag-stop sa pagbablog sa channel na to, dahil po ay yung time na yun, 2020 to 2021, is ano kasi yun eh, kumbaga nasyak ako doon sa salary ko, I mean sa tax ko na ang laki yung binayaran ko dahil ako po ay may 100% na work. Iba kasi dito sa Norway kasi magbabayad ka ng tax. So 30% po yung binabayaran ko ng tax sa every month na salary ko, no? Halimbawa. So 30% pa yung bumabawas sa salary ko every month. So yun po yung binabayaran ko. And then pag mag-income ka kasi, yung may iba kang income, so parang malaki yung babayaran mo na tax, hindi lang yung 30%. So, nasyak ako nun kasi ang laki ng binabayaran ko. So, halimbawa kung 50,000 yung na-income ko in a year, in 1 year, so, kumbaga kalahati yung kinuha ni tax sa akin. So, kumbaga, nadismaya ako doon dahil bakit ganun, di ba, syempre, masaya ka doon. Pinaghirapan mo yun eh. Pinagano mo. Syempre, daming time mo na nag-spend ka. But anyway, nag-enjoy naman ako doon. So, yun lang naman talaga. Parang, nashock ako. Tsaka, syempre, medyo nainis. Ganun, halo na yung feeling ko doon. So, ayun. Ang unang-una is na-demonetize ako dahil ino-off ko yung monetization ko. So, pag i-off mo pala yung monetization mo. So, kung hindi mo yun i-open and sahod naman every month, tapos wala kang nasahod doon. So, syempre, parang ino-off na din nila yung monetization mo. So, tinanggalan po ako ng monetization. So, ayun. So, dun ako sobrang nadismaya ulit. Dahil yun na nga nangyari. Pero sa tigas ko kasi ng ulo, syempre natakot ako kasi nagbayad ako ulit ng tax dito sa Norway government. So, ayun. Parang hindi ko alam kung anong gagawin ko. Syempre, bago pa akong vloggers nun. So, ayun. So, tamang-tama, nag-aral ulit ako. So, dun, nagpo-focus muna ako sa pag-aaral dahil, yun nga guys, Norwegian language kasi sila dito. So, kumbaga, sobrang mahirap yung language nila. Siyempre, bago pa lang ako dito sa Norway. So, ayun, nagpo-focus muna ako sa school. Kaya, ayun, natagalan yung pagbalik ko sa pagbablog ko dito sa YouTube. So, after that, nung bumalik na ako, 1 week ago, six days ago pa yata. So, naisipan ko na pinaprivate ko lahat yung mga videos ko. At saka, pag pinaprivate mo, tapos yung iba po, dinidelete ko po yun. So, pinaprivate ko yung iba, videos. So, ayun. Pero bumaba na po yung lahat. Syempre, no, ang tagal na.
bumaba pa yung mga views ko. Siyempre, ang tagal nang hindi ako nakapag-vlog. 2 to 3 years, I think. So, ayun. So, back to zero ako sa watch hours. And, ayan, apat pa lang yung videos ko. So, anyway, okay lang yun. So far ngayon, parang naisip ko mag-i-enjoy na lang ako at hindi ako magmamadali. Hindi ko yan pinagmamadali yung watch hours. Kundi kailangan enjoy lang. Anyway, may work naman ako. Hindi naman din ako umaasa dito sa YouTube dahil alam mo, maliit lang naman yung sweldo natin dito. So, not unless kung sobra kang viral dito sa YouTube, malaki na yung channel mo. So, pwede na mabubuhay ka na doon. Pero sa tayo pong mga small YouTuber, syempre, kukunti-kunti lang yung makukuha natin. Kaya, priority pa rin yung trabaho ko. Dahil doon na kami nabubuhay. Yun lang po. So, guys, ang ano lang. Sa gusto pong magpagawa ng mga video, sa mga gusto niyang ipagawa sa akin, comment down below the section, dun sa sections comment, para magawa ko po ng vlog kung anong gusto niyo. Pero wag lang yung po talaga yung sobrang, ang tawag dun, difficult. Ano ba yun? Ano ba yun sa Tagalog? Lisod ba? Wag lang yung sobrang, mahirap. Ganun. So, ayan. So, yun lang po ang aking masasabi explanation para maliwanagan po kayo. Medyo hindi po siya sobrang malino yung pag-explain ko daw dahil inaantok na po ako. So, but, okay. Tuloy-tuloy pa rin yung ano natin. Basta, tuloy-tuloy na yung pag-vlog ko ngayon. Mababanding ko na kayo guys sa aking mga viewers. Sana babalik kayo ulit sa akin. So, the last of my vlog is magtutupi ako sa mga panty ko. Kaya, samahan niyo ako. Joke lang. Pero magtutupi talaga ako kasi naubusan ako ng panty. Dahil hindi ako kasi lagi ang naglalaban ng panty guys. Ang dami kong panty tsaka hindi ko siya nilalaban everyday. I think after 2 months ako naglalaban. Ayan. Dina-dry ko yung panty ko para agad-agad magamit ko pag nag-wash ako. Ayan, ang dami. 1, 2, 3. Panty kayo dyan. Actually na guys, hindi ako nagtutupi ng panty nyo. Dahil, ito lang yung ilagay ko lang ganun. Tingnan nyo, ang dami. No? Sagol-sagol, diba? Kanon. Whatever. So, mga ano lang to, mga color na muna. Kasi, pag naglalaba ako ng mga panty, yung mga colorful, uunahin ko yun, lalabahay. So, yun, sobrang ang dami, guys. Nakakahiya, bahala kayo. Ganun yung vlogger, kahit ano-ano i-upload. Aray ko. Diba? Diba? Diba pa, Mar? So, ayan. Malapit na siyang mapuno. So, inuuna ko siyang, binawash ko siya una. So, the second is, itong mga black na naman. So, i-wash, i-dry ko siya sa taas.
Yan. So, dito tayo sa aking mga bra. Sa tips ko sa inyo, pag maglalaba kayo, huwag niyong i... Lalo na kayong mga boys, Diyos ko day. Huwag kayong ano, baito. Kung maglalaba kayo ng bra ng mga minisis niyo, at isabay niyo sa mga panty. Ako kasi maglalaba, pag maglaba ako ng bra at panty, bra lang talaga at panty at the same color. Ito mga dark color. Mga dark color siya. Yun ang ano ko, nilalabahan ko. Ayan, mga black. Dark black. Ayan, dinadry ko na siya para mabilis siya ma-dry. So yun lang po guys ang aking explanation last panty vlog labada labada me. So see you to my next vlog, and the next vlog ko is isa shoutout ko yung mga lodis ko. Thank you so much and thank you for watching.